Maging maalab sa makabagong teknolohiya tungkol sa pagsasaka. Marhay na aga, Bicolandia. Mayad na aga, Catanduanes. Welcome po sa ating palay-aralan sa makabagong pagsasaka sa himpapawid. Ating alamin kung ano ang mga dapat gawin tungo sa masaganang agrikultura at maulad na ekonomiya. Oras naman para palaywakin natin ang ating kaalaman. Taong 1997 hanggang 1998, nang maranasan ang pinakamatinding hagupit ng El Nino. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at PhilRice. Ito naman ang ating agri-tanong ngayong linggo. Tama o mali? Ang La Nina ay ang abnormal na paglamig ng karagatang Atlantiko? Matuto at mag-aral kahit nasa bahay. Makinig at manood sa 87.9 Radyo Periodico, 98.9 Radyo Kaamiga, ATI Bicol Facebook page at ATI Bicol Sarabay YouTube channel tuwing Martes alas 10 ng umaga at replay tuwing Linggo alas 9 ng umaga. Palay-aralan sa makabagong pagsasaka sa himpapawid sa probinsya ng Catanduanes. Maging matalino sa pagsasaka, makinig at matuto ng mga kapaki-pakinabang at makabagong kaalaman sa Palay-aralan. Halina't maging matalinong magsasaka! Marahay na aga, Bicolandia. Mayad na aga, Catanduanes. Ako po si Kuya Chan, Media Production Specialist 2 ng Information Services Section ng ATI Bicol. Welcome sa ating ikalabing isang episode ng ating palay-aralan sa makabagong pagsasaka sa himpapawid o School on the Air on Smart Rice Agriculture sa probinsya ng Catanduanes. So malapit na po tayong matapos ng ating programa. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 or ATI Bicol, ng PhilRice at ng lokal na pamahalaan ng probinsya through the Office of the Provincial Agriculturist na pinangungunahan ng OIC Provincial Agriculturist Sir Ace William Tria, ng ating Provincial Rice Coordinator Ma'am Lorna Vargas at ng ating Municipal Rice Coordinators sa 11 munisipyo ng Catanduanes. Tayo ay napapakinggan at napapanood sa 87.9 Radyo Periodico, ATI Bicol Facebook at YouTube accounts tuwing Martes alas 10 ng umaga at replay naman tuwing Linggo alas 9 ng umaga. Tumutok din sa 98.9 Radyo Kaamigo ng Catanduanes State University, Panganiban Campus, tuwing Martes at replay naman tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 ng umaga. Isang oras ng hitik sa kaalaman at sa palay-aralan para alamin kung ano ang mga dapat gawin tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Kumusta ang lahat? Naway lahat ay umaasenso at umuunlad. Magandang araw sa ating 2,500 rice farmer enrollees sa mga bayan ng Virac, San Andres, Karamuran, Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga, San Miguel, Bato, Baras at Higmoto. Salamat sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa programa at adikain ng kagawaran ng pagsasaka. Ngayong araw, sabay-sabay natin pag-uusapan ang tungkol sa makinarya sa pagsasaka kung paano ba nakakatipid sa oras at gastos. Pag-uusapan naman natin ang tungkol sa bacterial leaf blight, rice blast at tungro, paano sila maiiwasan at labanan. At ang huli ay ang Pesteng insekto, kung paano din sila lalabanan. Tayo na't manood at matuto. Palay-aralan. Problemado itong andong ngayong nalalapit na ang taniman ng palay. Anya, malimit kulang daw ng mga tao mula sa paglilipat tanim, pag-aani hanggang sa pagtutuyo ng palay. Tunghayan ang kwento ni Problemadong Andong. Ay, panahon na naman ng taniman. Kailangan ang maghanap ng 10 hanggang 15 na mahuhusay at masisipag na mananim para matapos kaagad ang pagtatanim ng isang araw. Kailangan yung hindi squitik na mananim para siguradong tama ang agwat ng mga halaman at maayos ang latag ng tanim.
Bukod siyempre sa masigasig at matalinong pag-aalaga sa tanim na palay, kakailanganin ko rin ng 15 hanggang 20 masisipag na manggagapas. Sigurado agawan na naman ng mga manggagapas nun. Tapos dapat maganda rin ang sikat ng araw para matuyong mabuti agad ang mga butil. Patong-patong na gastos na naman ito. Ay. Problema sa mananim? May makinaryang transplanter naman. Problema sa pag-aani? Ang daming combine harvester na marerentahan dyan. Problema sa tikas ng araw para makatuyo? May mechanical dryer naman. So, you mean, wala naman pala akong problema sa mga gawaing bukid din? Ganun na nga, paring Andong. Gamitin ang mga makinarya sa pagsasaka. Sakay na! Talagang sasakyan ko yung mga yan. Tama! Sa paggamit ng makinarya sa pagsasaka, tipid na sa oras at gastos, hindi ka pa mamatay-matay sa pagod. Lesson 13. Makinarya sa pagsasaka, tipid na sa oras at gastos, hindi ka pa bugbog sarado sa pagod. Sa kabuuang kalagayan ngayon ng pagpapalayan sa Pilipinas, umaabot sa 40% ng sumatotal na puhunan ang napupunta na agad sa manggagawa o labor cost pa lamang. Sa bawat 1,000 kapital, 400 ang kinukubra ng manggagawa. Hindi ganito kalaki ang kailangan ng dimaki ng pagsasaka. Kaya naman, gumamit o magrenta ng makina sa pagsasaka. Tipid na sa gastos, tipid pa sa oras. Hindi ka pa sobrang pagod. Ngayong araw ay kilalanin natin ang ilan sa mga makinaryang ginagamit sa paghahanda ng lupa, paglilipatanim, pag-aani at pantuyo ng palay. Makakasama natin ngayon si Engineer Arnold S. Juliano, machine expert mula sa PhilRice. Sir Arnold, pakilarawan po sa atin kung paano po ang paggamit ng makinaryang transplanter. Magandang araw po sa ating lahat. Doon po sa katanungan, actually meron pong 2 klase ng transplanter. Yung walk-behind transplanter na mayroong 4 na rows o tudling at yung riding type na transplanter na may 6 na rows. Yung pong transplanter ay mayroong seedling platform na kung saan nilalagyan po ng mga punla. At yung picker naman po, ang nagsisilbing tagatundos, ano po, instead na kamay, eh, picker po yun. At may mga control na sa makina, kagaya ng main at transplanting clutch. At marker sa gilid ng transplanter, nagsisilbing gabay sa ng operator sa pagtatanim. Maaaring makontrol ang dami ng punlang na itatanim. Yung pagitan kagatundos, at yung lalim ng tanim. Yung transplanter po, gumagamit siya ng pula na tinatawag nating seedling mats na nakaakma sa sukat ng seedling platform ng makinarya. Sa pumula naman, maaaring gumamit ng mga seedling trays at pwede rin sa bukid mismo na ang gamit ay yung dapog method na siya sabi. Yun! Meron pagpipilian pa pala yung ating magsasaka kung gagamit ng makinaryang transplanter. Eh, paano naman po pagdating sa pag-aani ng ating tanim? Ano naman po yung makinang combine harvester? Yung pong combine harvester, sa ngayon ito ay kilala sa tawag na reaper o kaya halimaw. Ito po ay isang klase ng makinarya na sa isang operasyon ay nagagawa ang paggapas, pagigiik, paglilinis at pagsasako ng mga butil ng palay. Pagkatapos po gapasin ang mga uhay, napupuno ito, napupunta po ito sa threshing mechanism. Ano po, mayroong conveyor na nagdadala doon sa thresher para giikin naman yung palay at lilinisin na rin. Meron po siyang blower na kung saan naglilinis. Mapupunta yung mga butil sa grain tank at lalabas sa grain hopper. Diretso po ito sa sako. Maaaring ma-adjust po yung bilis ng operasyon. Yung taas ng header, kung depende yan sa gaano kataas yung palay, kahit yung blower opening, kung masyadong marami yung butil ng palay, kinakailangan lakasan yung hangin, at yung recommendadong setting, ano po, na nakasaad sa operator's manual para po maging maganda ang performance ng combine harvester.
Napakainam po pala ng paggamit natin ng combine harvester. Nakasako na ang ating ani. Pagdating naman po sa pagpapatuyo ng ating mga inani, ano naman po yung makinang ginagamit sa pagpapatuyo? Actually, yung dryer, may dalawang klaseng dryer po. Ano? Unang-una, yung nasawag natin yung recirculating dryer. Na karamihan po ito, mga important ito. Yung circulating po, yung palay ang umiikot at yung hangin ay dumadaan lang doon sa umiikot na palay. Circulating po siya. Kadalasan ang ginagamit nilang init dyan ay kerosene fuel o kaya ay diesel. Pero ito pong isang dryer natin dito sa PhilRice, ito po yung tinatawag nating reversible flatbed dryer na kung saan meron po siyang tatlong bahagi, yung furnace, yung pong para magbigay po ng mainit na hangin, yung pong blower na siyang humihigo po, nagdadala ng mainit na hangin para dumaan doon sa palay. Na yung palay, ando naman, nakalagay yung palay sa drying bin. Ano po, drying bin. Na ang laman po niya, pwedeng, meron kaming model na 4 tons, meron din namang 8 tons o 160 kabans yung maximum capacity niya. Na ang kapal po niya sa drying bin ay nasa dalawang ruler pa, 60 centimeter. So kadalasan po kapag kinakarga po yung palay sa drying bin, dapat po pinapantay po siya, pero hindi dapat nasisiksik yung butil. Hindi po siya tinatapakan. Naglalagay sila normally ng andamyo at doon nagbubuhos ng palay. Saka lang po papatagin. Walang pagsiksik na gagawin. Nagagawin ng mga operator. Kapag sariwa po yung palay na naibuhos, say galing sa bukid na mataas po yung moisture content, pinapahanginan po muna namin ng 30 minutes hanggang isang oras. Kinakailangan ma-air dry po siya. Yung skin po nung palay dapat ay matuyo muna. Matuyo muna sa balat. Pag natuyo po siya sa balat, saka pa lang po lalagyan ngayon o magsisindi ng ipa sa furnace para mag-produce ng mainit na hangin na siyang magpapatuyo doon sa palay na umabot ng 6 hanggang 8 oras. Depende sa moisture content. Marami po pala ang makinarya na pwedeng gamitin sa ating pagtatanim, pag-aani hanggang sa pagpapatuyo ng ating inani. Gaano po ka-epesyente naman sa pagsasaka kung magre-renta ba o gagamit po ng transplanter? Sa transplanter po natin, meron po tayong dalawang model. Ito yung mga kadalasan mga importer dito. Yung unang model po, sabi ko kanina, ay yung 4 rows. Ano po? Ito po kaya niyang tumapos ng isang ektarya sa maghapon or 8 hours. Yung riding type naman na 6 rows, kaya po niyang tumapos ng 2 ektarya sa maghapon. Depende po yan sa skills ng operator. Ano, kung talagang trained na yung operators, kaya niyang tapusin talaga yung isang ektarya sa 4 rows o walk behind at yung sa riding ay 2 rows. Yung po pagkatanim ng transplanter po natin, ang pangailangan tao niyan ay nasa 2 hanggang 3. Isa yung nag-ooperate, dalawa yung nag-assist para sa pag-distribute ng seedlings. So okay po, kaunti lang pala ang kailangan na tao sa pagtatanim. Sa paggamit naman po ng combine harvester, gaano po ba ka-epesyente kung magrirenta ba o gagamit ng combine harvester? Sa combine harvester po, kadalasan yan ay nagrirenta tayo, di po ba? Nagrirenta. Na kung saan ang combine harvester, kung iisipin po natin, titingnan yung kanyang kapasidad, kaya po siyang tumapos ng average ng 4 hectares per day. Pero yung iba, depende rin nga sa experience ng operator. Iba 3 hektarya lang, yung iba naman maabot ng 5 hektarya kasi in-extend nila hindi lang 8 hours, maabot sila ng 10 hours. Kahit sa gabi kasi kung may ilaw, basta tuyo yung palay, kaya nilang maabot ang 5 hektarya sa isang araw. At nababawasan pa siyempre yung losses, ano? Dahil sa pinagsama-sama ano po, na gawain, yung 4 na gawain, gapas, ipon, giik, at yung paghilis hanggang sa ito ay may sako, ano? So, iisang operasyon na lang. Kaya yung losses natin, kung sa mano-mano dati, umaabot ng mga 5%, gamit ang combine harvester, minsan lang niya hawakan yung palay, yung 1 to 3%, andun lang siya, kaya may reduction ka ng losses. So, mababawasan po pala yung mga nawawala sa ating ani. Kung gagamit naman po ng dryer, gaano po ka-efficient sa mga magsasaka? Sa mechanical dryer po, kahit anong panahon, ano, kahit umuulan, ay pwede pa ding magpatuyo ng palay. Ano. Depende sa klase ng dryer na gagamitin, kaya nito magpatuyo ng 4 hanggang 10 tonelada. Dito sa atin sa PhilRice, yung
8 tons yung common, ano, yung maximum niya kada batch. Nagpapatuyo ng palay sa loob ng, yung iba ay 6 hours, kung standing crop kasi 6 hours lang, ano, yung moisture content niya mas mababa. Yung iba pag wet naman, talagang dripping wet yung palay, tumutulo, umaabot siya ng 10 hanggang 12 oras. Pero wala siyang haluan, walang mixing, walang haluan. Depende sa moisture content ka lang na pinapatuyo yung palay. Ang rekomendado natin, normally, 1:1 yung ratio sa pagkapatuyo. Kung ang pad mo ay nasa 20% yung MC ng palay at itutuyuin mo siya ng 14%, ibig sabihin meron kang 6% na idadry, ano, i-aalisin, 6 na oras yun na magdadry. So mainam po pala ang paggamit ng reversible dryer kumpara po sa karaniwang flatbed na hinahalo. Ano po? Pero kung ihahambing naman po natin yung paggamit ng mga makinarya sa manual na tao o taong paggawa, magkano naman po yung matitipid kaya kung gagamit tayo ng transplanter? Actually, hindi naman halos nagkakalayo yung bayad para sa mechanical transplanter at manual na pagkatanim. Ano po? Sa ngayon, kasi sa ngayon, maabot yata ng mga 8,500 dyan sa hektarya. Pag magrerenta ka ng transplanter, ganun, halos ganun din yung halaga. Ang nakikita lang namin, mas mataas lang ng konti ng 1,000 ayun, pag sa manual na pagtatanim. So, pwedeng ibaba kasi nung transplanter yung kanya. Depende rin sa cost kung yung machine na gagamitin. Lalo ngayon, kung yung ibibigay ng mga makinarya ay libre, ano, di pwede mong ibaba yung cost. Sa ngayon, yung mga nagpaparenta, 1,000 yung difference na mas mura na 1,000 doon sa transplanter. Subalit may mga potential na mas bababa pa, ano, ang presyo ng pagkatanim gamit ang mechanical transplanter, ano. Kung mas marami na yung mga makinaryang available na rentahan. Kasi ngayon, minimal pa lang eh. Pero kung mas marami na yan, posibleng bubaba pa yan. Kasi magkukumpit yan. Magkukumpit sila, pababaan ng presyo sa pagkatanim. Ganun na mangyayari. Dagdag pa dito, kabila sa bentahan ng paggamit ng transplanter, kabilang dyan, ay yung mabilis na recovery ng pula dahil ito ay nakakaranas ng stress kumpara sa pula na binunot mula sa punlaan. Kasi dun sa mano-mano talaga may stress yung seedlings o yung pula. Pero dito, sa transplanter, hindi talaga may stress yung seedlings na itatanim. Kaya mabilis talaga yung kanyang recovery. How much more kung dun sa yun sa pagtundos niya, yung distansya. Sigurado ka na yung distance ng transplanter na kung yan ay 15 cm yung tudling niya, hindi nagbabago yon. Pero doon sa mano-mano, sa umpisa lang malapit yun. Pag malayo na rin. Ayun, dagdag pa yung mas marami kang papameryendahin, ano po, pag mano-mano. So doon naman po sa paggamit po ng combine harvester, kung ihahambing po sa manual tulad ng nabanggit nyo kanina, gaano po kaya ang matitipid ng isang magsasaka? Actually po, gamit ang combine harvester sa ngayon, ano, sa kasalukuyan, yung bayad na pagkapakombine harvester ay nasa 10%. Average yan kasi meron yung iba nasa 8, yung iba nasa 12. Pero yung 12 yata may kasamang hakot na yon, parang ganun yun. Ano? Pero yung akong average natin ay 10%. Ano? Ibig sabihin, sa isang kaban, kada 10 kaban na ani. Sa 100, may 10. Parang ganun yung kanya. Samantalang sa tao-tao naman na pagsasaka, 7% sa paggapas pa lang, 7% sa treasure. Ibig sabihin, yung kabuuan niya, 14%. Kumpara dun sa 10%. So may 4% na masisave natin sa paggamit ng combine harvester. So halos kung 4 na kaban ng pwede nating matipid, mainam nga po na combine harvester, ano po. Dagdag pa yung mas mabilis ang pag-aani. Dahil dati po, di ba 2 aabutin bago po matapos yung treasure? Pagdating naman po doon sa pagpapatuyo, gaano po kaya ang matitipid ng mga magsasaka, lalo po ngayon, tag-araw? Ano po yung bintahe o matitipid ng magsasaka sa paggamit ng dryer? Yung pong presyo na kapatuyo ng palay gamit yung solar dryer ngayon, ano po, ay umaabot ng 20 pesos per bag. Yung iba, umaabot ng 50 kapag apurahan. Talagang ang farmer nag-uupa ng malaki kapag nala kung andyan na yung ulan, ganun, medyo malaki yung kanilang binibigay na bayad per kaban. Pero sa paggamit po ng reversible dryer natin, noong 2015, umaabot lang sa 37 to 40 pesos yung kaupahan kada kaban. Ano? Sa ngayon, umaabot na rin yan hanggang
50 yata, ganun. 50 na rin sa isang kabad, ano, na kung saan paggagamitin mo itong mechanical dryer. Pero sa solar drying, ano, may mga dagdag presyo pa yan para sa labor, sa paghahakot ng palay, at pagkain ng mga tao. So kung iisipin natin, unlike maraming tao ang kinakailangan mo rin dyan, hindi ka gaya sa dryer, isang pag naibuhos mo, isang operator lang. Dagdag pa na mas mahigit sa isang araw yung pagkapatuyo, depende sa panahon kung yung mano-mano. Yung sa dryer kasi pag iminuhos mo, yung 6 hours na yun, talagang tuloy yun na natuyo. Yun! So marami po pala tayo na matitipid sa paggamit po ng makinarya sa ating pagtatanim, pag-aani hanggang sa pagpapatuyo. Ang problema po, Sir Arnold, ay hindi naman po lahat ng magsasaka ay may kakayahang bumili o magpundar po ng kanyang makinarya. Paano po ba ang gagawin ng ating mga magsasaka para magkaroon po sila ng mga ganitong makinaryang pambukid? Sa kasalukuhin, no, medyo limitado pa yung mga may kakayahang magparenta o magpa-custom service ng mga makinarya nationwide. So ang gagawin ng ating mga magsasaka, maaari silang sumapi sa mga asosyon o kooperatiba o kaya ay bumuo sila ng kanilang mga ng isang grupo o asosyon na kung saan ito kasi yung inuuna ng Department of Agriculture, no, na bigyan ng ayuda yung mga magsakang miyembro ng kooperatiba o asosyon. So dito, nagbibigay ang ating pamahalaan ng libreng binhi, libreng makina, no, na magagamit nila sa kanilang pagsasaka. So yun, napakarami po natin na pwedeng gamitin na makinarya at nalaman din po natin yung paraan para yung ating magsasaka ay maka-avail ng mga ganitong makinarya. Baka po may mga dagdag mensahe pa kayo para sa ating mga tagapakinig, lalo na po yung mga magsasaka po natin. Yes, sa ating mga magsakang Pilipino, alam natin kayo yung mga bayani, ano, ng ating bansang Pilipinas kasi napakarami yung pinapakain, ano, mga Pilipino. At alam din natin, kayo ang susi para ang ating bansa ay lumago, ano, pagdating sa pagsasaka, ano, sa pagpapalayan. Itong mga makinaryang nais naming dalhin sa inyo ay mga makinarya na makatutulong sa inyo para mabilis, ano, yung ating pagsasaka sa pagtatanim, sa pag-aani, at maging sa pagkapatuyo. Lalo na sa mga panahon ng wet season na kung isipin mo ay mahirap iwasan ang ulan, ano, mahalaga ang mga makinarang ito para magawa nating mabilis yung pag-aani, magawa din nating ma-save yung ating mga palay na hindi masisira, at maibenta sa tamang presyo, ano, tamang panahon, sa tamang presyo. Kasi kapag bibenta mo kaagad ay mura, ano, so kung natuyo mo siya, pwede mong iantay ng presyo na pwedeng tumaas. So, kaya nga, bigyan pansin po natin sa ating mga magsaka ang mga makinaryang ito na maaaring makatulong sa inyo. Yun lang po, salamat. Sa ating mga magsasaka, subukan po natin ang mga makinarya sa pagsasaka. Subukan ang transplanter na panlipat-tanim ng punla. Sa paggamit ng transplanter, pwede nang itanim ang punla sa edad na 14 hanggang 16 araw pa lamang. Kaya naman, iwas na sa transplanting shock kumpara sa manual na lipat-tanim na maghihintay ka pa na umedad ng 25 hanggang 30 araw ang mga punla bago ito bunutin. Sa anihan naman ay gumamit ng combine harvester ng magapas at mag-iik na agad ang hinog ng palay. Malinis ang mga butil at isinasakon na rin ang palay habang patuloy ang pag-andar ng makina. Sa paggamit ng combine harvester, nababawasan ang pagkalugas o pagkatapon ng mga butil kumpara sa mano-manong paghawak at paghakot. Lalong-lalo na kung maulan o maulap ang panahon, patuyuin ang palay gamit ang mechanical dryer. Siguraduhin lamang na tuyo ang gagamiting ipa na panggatong nito at malinis ang palay na patutuyuin. Sa paggamit ng reversible airflow flatbread dryer, ang mga butil ay hindi na kailangan panghaluin. Kayang matuyo ng mechanical dryer ang 4-9 na toneladang palay sa loob ng 8-10 oras kung katamtaman lang ang basa nito at 14-16 na oras naman kung ito'y basang-basa. Siyempre, may gastos din sa paggamit ng mga makinarya. Pero kung susumahin lahat ng babayaran, mas malaki ang mauubos na puhunan kung tao-tao o mano-mano ang pagpapagawa.
Kaya naman, subukan natin ang paggamit ng makina sa pagsasaka. Tipid na sa gastos, tipid pa sa oras, hindi palawit ang dila sa pagod. Angkas na! Palay aralan! Palaywakin natin ang ating kalaman. Ayon sa pag-aaral ng PhilRice, umabot sa 20% ng ani ang maaaring mawala kapag hindi napagtuunan ng pansin ang wastong pag-aani. Idagdag pa dyan, ang iba pang maaaring mawala kapag naipagwalang bahala ang wastong paggigik, pagbubunton, pagpapatuyo, pag-iimbak at pagpapagiling. Sa kabuuan, ang post-harvest losses ay maaaring makontrol ng hanggang 15% ayon sa datos ng PhilMec. Ibig sabihin, kung mayroon kang 100 kaban na dapat sanang inani, bagsak sa katumbas ng 85 kaban na lamang. Kung pumatak ang presyo sa 17 pesos bawat kilo, talo ka ng halos 13,000 pesos. Ayon sa pag-aaral, ang mga magsasakang gumagamit ng makinarya ay nakatitipid ang humigit kumulang 5,000 pesos sa gastusin bawat ektarya kumpara sa tao-taong pagpapatrabaho. Agri-tanong, sa paggamit ng transplanter, ilang araw pwede nang itanim ang punla? Time is up. Ang sagot ay 14 hanggang 16 na araw. Palay aralan! Lambot na nagkukwento si Manolotong Palay sa kapwa niyang mga palay. Daing niya ay nanghihina at nanlalambot ang kanyang katawan. Dagdag naman ng mga kasama niyang palay ay namumutla at naninilaw ang ilan sa kanilang mga dahon. Ay, di ko nga maintindihan kung bakit nagkakaganito ang katawang palay ko. Inaalagaan naman tayo ni Manong magsasaka. Busog nga sa pataba ang ginawa sa atin. Pero tingnan mo kasamang palay, tila nanghihina, nanlalambot ang aking katawan. Ang bilis ko tuloy magbalian. Napansin ko rin, natutuyo ang dulo ng mga dahon natin. Ang ilan naman sa atin ay parang may sugat o paltak-paltak sa dahon na parang may berdeng hugis diamante na nagiging kulay dilaw. Malinaw itong badya ng masamang mangyayari sa atin. May kinahalaman kaya ang sobrang paglalagay ng pataba at laging lubog na palaya natin? Dako, palagay ko nga! Kailangang masabihan si Manong magsasaka! Ha? Sino ka naman? Ay! I'm your friendly gagamba! Kwentuhan kasi ng ilang magsasaka sa kabila na sobra-sobra raw maglagay ng pataba si Manong magsasaka at palaging lubog sa tubig ang bukid. Kaya naman madaling kapitan ng mga sakit ang mga katawang palay nyo. Oh no! May sakit daw ang mga palay ko? Oh, hindi! Lesson 14. Bacterial leaf blight, rice blast at tungro, iwasan o labanan. Mainam na kilalanin ang mga sakit ng palay nang maisagawa ang tamang pamamahala sa mga ito. Ilan sa mga sintomas na may sakit ng palay ay ang paninilaw ng mga dahon nito. Mga spots o paltak sa mga dahon hanggang sa nagiging matingkad na dilaw. May batik-batik ang mga murang dahon. Ang mga magugulang na dahon ay kulay dilaw hanggang kulay kahel, bansot at kaunti lang ang suwi. Sa pangkalahatan, hindi kaiga-igayang sulyapan ang palayan. Ilan sa madalas na sakit ng palay ang bacterial leaf blight, rice blast at tungro. Kaya naman, makatutulong na talakayin natin kung paano maiiwasan ang mga sakit na ito, paano sila matutukoy at kung paano sila lulunasan o pamamahalaan. Makakasama natin ngayon si Dr. Fe A. De La Peña,
Disease Management Expert mula sa PhilRice. Ma'am Pe, karaniwan po kasi sa magsasaka ay hindi po bihasa sa pagkilala sa mga sakit ng palay. Pakilarawan naman po ang mga sintomas ng sakit na bacterial leaf blight, rice blast at tungro. Yung bacterial blight, ito ay nagkukos ng wilting o yung parang nabubulok o natutuyo o nalalanta at nagkakaroon ng paninilaw ang mga dahon at saka yung mga dahon din ay pwedeng matuyo. No? Matutuyo siya pagka yung kalaunan at talagang yung pagmalala na yung sakit. Matutuyo yun. Pagdating naman sa rice blast, ang naapektuhan dito ay makikita mo sa dahon, sa collar, sa node, sa leeg ang tawag natin, parts ng panicle, yung uhay, at saka kuminsan meron din sa leaf sheet. Nakakaroon ng spots o parang batik-batik siguro ang tawag natin doon, na meron siyang kulay dark green sa mga border, at ito ay spindle shape, parang diamond ang tawag natin, kanya ng korte. Yun naman tungro, ay nakakaroon ito ng, ito kasi ay kombinasyon ng dalawang viruses, ang causal organism dito. At ito ay yung ibinibigay, itinatransmit ng ating mga leafhoppers, particularly yung mga green leafhoppers. Ang sintomas nito ay nakakaroon ng discoloration ng mga dahon, nababansot, hindi masyadong tumatangkad, kaya kitang-kita mo yun. Kukunti din ang kanyang tillers o yung suwi bang tawag doon, hirap nang hindi Tagalog, no? At nagkakaroon ng mga hindi nagkakaroon ng uhay na mga panicles. Ayun, nalaman na po natin kung ano-ano ang itsura o sintomas ng mga sakit na yan. Ano-ano po ba ang mga dahilan kung bakit umaatake ang mga sakit na po ito sa mga palayan? Generally, kumbaga sa pangkalahatan, meron tayo ng tinatawag na parang disease triangle, parang love triangle ba? Tatlo. Pero sa ngayon, sabi nga nila pwede ng apat kasi kailangan yung vector kung minsan. Pero yung very basic ay yung triangle. Yung meron kang host o yung palay mo mismo ay hindi siya malakas o kaya siya ay susceptible. At ang environment mo ay favorable. Yung ibinibigay yung kondisyon na para magkaroon ng sakit yung palay mo, at saka syempre, nandun yung pathogen, yung nagkukos ng sakit. Pag nandyan yung tatlong yan, yung mga basic factors na yan, nagkakaroon talaga ng sakit. Ayun, tulad po ng nabanggit ni Ma'am Fe, siguro po, paki-elaborate po natin yung paano ba maging susceptible yung cause. Nagiging susceptible yung host, nasa sa variety kasi yon. Pag ang variety mo talaga ay susceptible siya, tapos bibigyan mo siya ng magandang environment, favorable para magkaroon ng sakit, magkakaroon talaga ng sakit yun, lalo na kung nandun din yung pathogen na tinatawag natin, yung nagbibigay ng sakit. Dapat nandun yung tatlong yon. So, idadagdag siguro natin yung sobrang paglalagay ng pataba po, Ma'am Fe? Nasa environment yun. Nasa favorable condition yun, doon siya kasali. Ma'am Fe, paano po ang tamang pagsusuri ng sakit ng palay? Kadalasan kasi na pagkakamalang sanhi ito ng kakulangan o kaya sobrang pataba sa palayan. Ganito kasi yun. Pag pupunta ka sa bukid, na ang hinala mo ay may problema ang palay mo, usually, pag ang sanhi ay sakit, ito ay pulo-pulo. Pulo-pulo. Unless na 100% ang incidence mo, ha? Pero generally, hindi naman, kadalasan ay hindi naman 100%. Lalo na kung halimbawa mag-uumpisa pa lang, pulo-pulo yun. Sporadic, ika nga. Meron dito, meron doon, meron dito. Yung ganun. Island-island, kumbaga. Pagdating naman sa kakulangan ng fertilizer, halimbawa, o kaya magkaroon siyang nutritional deficiency or toxicity, sa lupa kasi yon. Kaya makikita mo yon buong pinitak, buong plot. Pero merong isang uri ng sakit, yung tinatawag natin na brown spot, yun ay soil-related problem kasi yon. Kaya makikita mo rin yon mga exception yon ha, na buong pinitak ay merong brown spot. Pero yun ay mga exceptions to the rule, Generally, pulo-pulo talaga pagkasakit. Pag mga nutritional deficiency, toxicity,
Buong pinitak yan makikita mo kasi soil-related siya. Ganun po pala. Mayroon po palang parang hint para malaman mo kung siya ay sanhi ng sakit o kaya naman po ay dahil sa pataba. E paano po ba natin maiiwasan ang sakit na bacterial blight, yung rice blast po at ang tungro sa ating palayan? Kadalasan, pag mayroong bacterial blight ang iyong halaman, nagkaroon na halimbawa may sakit na siya, andun na yung sakit, ang pinaka-best na pwede mong gawin ay pull out o kaya bunutin. Unless ay asyendero ka ha, na buong asyenda ay bubunutan mo ha. Pero yun ay yung mga, halimbawa ay maliit lang yung space, ay maliit lang yung plot mo, pwede yun. Lalo na kung mga greenhouse lang, kung experiment. Pero pagdating sa field, effective pa rin yun pag yung nag-uumpisa pa lang at kaya mo pa, manageable pa. Pero ang pinakamabilis na pwede mong gawin pagdating sa bacterial blight ay yung draining. Alisin mo ng tubig. Hanggang saturation lang, hindi naman yung bitak-bitak na ayaw mo pa ibalik. Kano lang yung draining at saka hanggang sa saturation. Saka syempre, konektado pa rin yung pag-a-apply ng fertilizer. Dapat minimal lang ang application ng nitrogen. Kasi yun ang isa sa mga factors kung bakit lumalala yung sakit pag mataas ang application ng nitrogen fertilizer. Pagdating naman sa rice blast, andun pa rin yun. Fertilizer pa rin, no? Minimal amount of fertilizer. O kaya yung tinatawag natin is split application. Mag-split ka, hindi yung isang bultuhan. Kasi yung mga yon ay favorable talaga sa pagkakaroon ng problema sa bukid. Baliktad naman ito, no? Ang rice blast, baliktad dun sa bacterial blight. Ito naman ay lalagyan mo ng tubig. I-flood mo naman siya. Kasi ang bacterial blight ay paborable ang maraming tubig, pero sa rice blast, paborable naman ang konti ang tubig. Kaya lalagyan mo ngayon ng tubig. At ang pagdating sa rice blast kasi, you can apply fungicide. Pwede kang mag-apply ng fungicide, lalo na pagdating sa heading. Para ma-avoid mo yung mga tinatawag natin na neck rot, panicle blast, mga ganun ang avoid mo. Pagdating naman sa tungro, ganun na yung kasabihan na pag may tungro na, wala na. Pag may tungro na, balasa na lang. Kasi pag infected na yung tanim mo, wala ka na talagang habol. Ano? Ganun na lang. Kaya ang pinaka-preventive measure naman natin doon ay pagtatanim ng resistant variety, saka yung synchronous planting, sabay ang pagtatanim para hati-hati kayo sa problema. Synchronous planting yon. Tapos yung isa pa ay yung nasabi ko kanina, balasa. I-plow under mo na lang yung infected na halaman para hindi na kumalat, hindi na magkaroon ng kasunod o kaya hindi na siya dadami pa. Yun, so magkakaugnay po pala ang iba't ibang pamamahala sa pag-atake sa ating mga sakit sa palay. So halimbawa naman, nandoon na po sa ating palay ang mga sakit. Paano po natin pamamahalaan ng sakit na bacterial blight, rice blast at saka po yung tungro? Okay, unahin natin yung bacterial blight. Pag nandiyan na kasi yung sakit na to, nandiyan na yung bacterial blight sa ating bukid, pwedeng bunutin yung mga may sakit na, yung mga apektado. Pwede mong bunutin yon. Pero yon ay syempre hindi siya recommended pag kayong asindero ka, no? O kaya itaektarya ang bukid mo, ano? Ito ay maganda lang pag kayong mag-uumpisa pa lang yung problema. Pag may nakita ka ng ganun, pwede nang bunutin ang mga, ano? Pero hindi mo itatapon doon sa loob ng bukid. Pwede mong ilagay doon sa pilapil para mainitan ng araw at mamatay din yung bacteria. Saka syempre, yung pinakamabilis mong pwedeng gawin, drain. Tanggalan mo ng tubig kasi ang bacteria blight, ang sanhi nito ay bacteria. Ang gustong-gusto nito, yung malalim ang tubig. Kaya hindi mo ibibigay yung malalim ng tubig. Kaya magde-drain ka. Alisin mo ang tubig sa bukid hanggang sa saturation. Saka syempre, yung application ng minimal amount of nitrogen fertilizer. Kasi apektado palagi ang mga peste sa paglalagay ng mataas na nutrients. Kaya minimal lang yung kung ano lang yung katamtaman, huwag sobra. Pagdating naman sa rice blast, nandun pa rin yung application ng minimal amount of nitrogen fertilizer. At ito nga pwedeng gawin ng yung split application na tinatawag, hindi bultuhan, no? Pakonti-konti. Matrabaho, sabi ng ating mga farmers, pero that is the best way na maka
magkaroon ka ng solusyon, okay, ma-manage mo ang mga sakit. Isa naman ay baliktad ng bacterial blight. Yun yung, kung kanina sabi ko ay alisan mo na tubig, ngayon naman, i-flood mo naman pagdating sa rice blast, i-flood mo kasi baliktad sila ng requirement, okay, kung gusto. Ipa-flood mo naman yung bukid mo. At saka syempre, you can apply fungicide. Pwede ka mag-apply ng fungicide pagdating sa rice blast. Usually, o kasaka mas maganda during heading para ma-avoid mo yung neck rot, panicle blast, ayun, kasi yun ang mga talagang directly responsible sa yield loss. Pagdating naman sa tungro, ito ay kakaiba, no? Virus kasi ito. Sabi nga natin, pag nandyan na, wala ka na magagawa. Kaya ang gagawin mo na lang ay balasa. Pag sinabi natin balasa, yun yung plow under. Aararuhin mo na lang ulit, talagang uulitin mo na lang magtatanim ka. Kung may panahon pa, pwede ka pa siguro magtanim, pero ibang variety naman ang gagamitin mo para hindi rin magkakaroon ng problema sa tungkro. Yun ang tawag natin, plow under o balasa. Pero ang pinaka best option talaga pagdating sa tungkro ay yung avoidance o kaya yung preventive measure. Magtanim ka ng resistant variety. Yun ang first line of defense kasi yun. Yun ang pinaka parang frontliner. May labang ka na kaagad. Yung triangle, wala na kaagad. Ano? At syempre, makipagsabayan ka ng pagtatanim. Pag sinabi natin sabayan, talagang pwedeng yung buong kapitbahay mo ng bukid, karating bukid mo na yung natatanaw, pwede dapat sabay-sabay mga 14 days before and 14 days after, okay, within 1 month makapagtanim. At syempre, nandoon pa rin yung plow-infected stubbles. Ito yung pag nagkaroon ng sakit na tungkro, i-plow under mo para sa susunod na taniman, hindi ka magkakaproblema sa tungkro. Unless na may other sources. Yun ang mga pwede mong gawin pagdating sa tungkro. So yan po, napakarami pala nating options para maiwasan po ang mga major na sakit ng palay. Baka po may mga dagdag mensahe pa kayo sa ating mga magsasaka sa pamamaraan po ng pamamahala ng sakit ng palay. Basta't ang tandaan lang ng ating mga kasamang magsasaka ay yung 4 na general recommendations. Kasi yun yung applicable sa lahat ng peste. Applicable yun sa lahat ng peste. Bali yung pagtatanim na resistant variety, yung sabayang pagtatanim, yung conservation ng mga beneficial organisms, yung mga natural enemies, mga kaibigang kulisa, at saka syempre, conduct field monitoring. Ito yung dadalawin mo yung bukid mo regularly, hindi yung magsasako, kundi dapat magsasaka. Magsasako, sabi natin, pagka yung pupunta lang, pagtaniman, tapos pabalik na lang doon, pag magsasako na lang siya ng kanyang ani, yun ay kung mayroon pa siyang isasako, ano, pag hindi pa naubos ng peste. Saka syempre, huwag mahihiyang magtanong, no? Pwede ka mag-text sa PhilRice, yung 0917-111-7423. Ulitin ko po, text center ng PhilRice, 0917-111-7423. Pag nagtanong ka kung tungkol sa sakit, ipapasa yun sa amin. Pag tungkol sa insekto, ipapasa rin din sa isang kasama ko. Pag tungkol naman sa mga abono o kaya sa mga binhi, merong mga taong sasagot sa inyo dyan. Ugaliin ang palagiang pagmamanman sa bukid upang maging handa sa anumang pagkalat ng sakit. Kilalaning mabuti ang mga sakit ng palay upang maisagawa ang tamang pagsugpo. Alamin ang dahilan ng sakit sa simula pa lamang upang mabawasan o mapuksa ang pinagmumula nito. Halimbawa, kung ang sakit ay ikinakalat ng insekto tulad ng tungro. Upang maiwasan ang matinding virus, makipagsabayan sa taniman sa inyong lugar. Gumamit din ng mga varieting matibay sa mga peste sa inyong lugar. Alisin at ilayo ang mga halamang may sakit sa simula pa lamang upang mabawasan ang pinagmumulan ng sakit. Tandaan po natin na pinakamabisa pa rin na pag-iwas sa sakit. Ang pagtatanim ng mga maresistensyang variety ay makatutulong sa pag-iwas o mabagal na pagkalat ng sakit. Ang pagpapanatili ng kalinisan ng bukirin katulad ng pagdadamo, pag-aararo ng bukid pagkatapos ng anihan, at pagpapahinga nito ng isang buwan bago ang susunod na taniman ay nakatutulong upang hindi kumalat at makapagparami ang mikrobyong may dala ng sakit sa palay. Ang maayos na paghahanda ng lupa,
at pag-aalaga sa halaman ay makatutulong din upang hindi tamaan ng sakit ang palay. Malaking tulong din ang paminsan-minsang pagpapatuyo ng palayan upang biglang mabago ang kalagayan at hindi makapagparami ang mga mikrobyong nagdadala ng sakit sa palay. Huwag sobrahan ang pagpapataba dahil magiging katakam-takam at kaakit-akit sa mga peste at sakit ang halaman, dulot ng labis na sobrang sustansya. Ito rin ang dahilan ng paglambot ng mga dahon kaya mas madaling magalusan o masugatan ang palay na siya namang pinapasukan ng mga sakit. Palay aralan. Palaywakin natin ang ating kaalaman. What is tip? Nang makaiwas sa sakit ang palay, isagawa ang kalinisan, paggamit ng maresistensyang variety ng palay at wastong paglalagay ng abono at pagpapatubig. Agri tanong, anong insekto ang tagapagdala ng sakit na tungro? Time is up. Ang sagot ay green leaf hopper o berdeng musong kabayo. Palay aralan. Pabida itong si Manang Biday. Tuwing taniman ay sinisiguro niyang mauuna siyang magtanim kaysa sa mga kalapit bukid niya. Feeling niya kasi ay tinitingala ang nauuna. Basihan naman ni Manong Goryo ang sabi-sabi at chismisan sa tindahan kung ano ang magandang variety ng palay na itatanim. Minsan pa nga ay nakikipagpalitan na lang siya ng binhi sa kapitbahay. Bahala na si Batman kung matibay ba sa pesteng insekto at sakit ang palay na kanyang itatanim. Kaya naman ang ending ng kwento ay galak na galak ang mga pesteng insekto sa kanilang mga palayan. Tuloy-tuloy kasi ang kanilang makakain bukod sa paboritong variety ng palay ba ang kanilang tanim. Nako! Anong intay-intay? Bakit ako makikisabay sa mga kalapit bukid ko para magtanim? Eh pwede namang mauna. Wala akong batas na lalabagin. Magpapatanim na ako! Pwede na itong binhing palay na ito. Taniman na sa susunod na linggo. Juicy pa ba ako? Eh mukhang matibay naman sa peste itong binigay ni Paring Ambo. Paglipas ng panahon. Sandali lang. Bakit halos lahat yata ng pesteng insekto ay nasa palayan ko na? Itong mga katabi ko ay hindi naman inatake ng mga pesteng mga ito. Anong nangyari? Nauna pa naman ako magtanim tapos ako pa ang napeste. Palpak yata itong binhing na itanim ko. Parang paboritong pulutan ng mga pesteng insekto eh. Lagot ako nito. Warat na naman ang pitaka ko. Nagtaka pa ito sina Pabidang Manay Biday at Pabibong si Manong Goryo. Inaatake na po ng yellow stem borer, green leaf hopper, brown plant hopper, rice black bug at rice bug at inyong palayan. Mass gathering na nga ng mga peste ang nangyayari. Hindi po kasi kayo nakipagsabayan ng tanim at mahinang binhi ang ginamit nyo. Kulang din po kayo sa pagmonitor ng inyong palayan. Kaya naman, happy-happy ang mga pesting insekto sa inyong bukid. Kaya nga nagmadali na ako magbomba ng pestisidyo sa palayan para puksain sila. Pero walang nangyari. Hindi kasi ispray ang solusyon. Paano mo naman nalaman? Aber? Sa radyo! Makinig din kasi kayo ng mga programang pang-agrikultura! Lesson 15. Pesteng insekto, paano lalabanan? Maraming dahilan kung bakit inaatake ng pesteng insekto ang palayan na siyang dahilan ng nahihikaos na ani at kita. Angat tayo kung ating malaman ang mga pamamaraan kung paano maiiwasan ang mga pesteng insekto sa palayan at matukoy ang pesteng maaring makalusot pa rin. Upang talakayin ang offline iwas peste, makakasama natin ngayon si Ginoong Leonardo V. Marquez, Insect Pest Management Expert mula sa PhilRice. Sir Leo, paano po umaatake ang pesteng stem borer, green leaf hopper,
brown plant hopper, rice black bug at rice bug sa ating mga palayan. Bago po ang lahat, magandang araw muna po sa ating mga tagapakinig. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay, ang una po niyong tanong ay paano umaatake ang mga pesteng ito? Unahin po natin ang stem borer. Ang stem borer po ay paru-paro. Ito po ay mangingitlog at ang uod po ay mapipisa. Ito po ay papasok sa loob ng tillers o yung tangkay ng palay at kakain po ito sa loob. Ang mangyayari, pagka ang ating pong palayan ay nasa vegetative stage, ang gitnang bahagi po nito ay matutuyo. Kaya ito po ay tinatawag na dead heart. Pagka naman po ang ating palayan ay nasa reproductive stage na o yung may bunga na, ang bunga po nito ay mamumuti at ito po ay tinatawag na white head. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang green leaf hopper. Ang green leaf hopper naman po ay insekto na sumisipsip ng katas ng palay. Subalit, ang kanya pong pagsipsip ay hindi mahalaga o hindi po nakakapinsala sa palay. Ang mapaminsala po sa green leaf hopper ay yung paglilipat po niya ng sakit na tungro. Ang green leaf hopper po, pagka po siya ay sumipsip sa katas ng may sakit na tungro na palay, tapos lumipat siya at sumipsip sa palay na walang sakit, na ililipat po niya yung sakit na tungro. Kaya po siya ay nakakapaminsala. Ang brown plant hopper naman po ay ganun din. Isa rin po siyang plant sucking insect. Ibig sabihin, sinisipsip din niya ang katas ng palay at ito po ay sinisipsip niya hanggang sa matuyo yung palay. Talagang literal po na matutuyo. Kaya po ang tawag sa kanyang pinsala ay tinatawag na hopper burn. Kung rice black bug naman po, ganun din po ang ginagawa nito. Sinisipsip po niya ang katas ng palay. Natutuyo din ang buong puno ng palay at ang tawag naman po natin sa kanyang pinsala ay bug burn. Kung pag-uusapan po natin yung pagkakaiba ng brown plant hopper at saka ng rice black bug, mas mapaminsala po ang brown plant hopper kasi bukod po sa pagsipsip niya ng katas at pagkatuyo ng palay, nakapaglilipat din po ito ng sakit na ragged stunt at saka grassy stunt. Ang sakit po na ito ay virus din at ganun din po yung mangyayari. Hindi na po mamumunga o mamamatay na po yung ating palay. At ang panghuli po ay rice bug. Sabi ko nga po sa mga lecture ko sa mga farmer, ito yung tinatawag na birthday insect pest ng rice. Bakit? Kasi kung ikukumpara po natin ito sa tao na mahilig umattend ng birthday at kumakain ng cake lang ang kanyang kinakain. Ganun din po ang rice bug kasi ang kinakain niya lang ay yung bunga ng palay. Kapag po sa isang pamayanan laging may birthday, yung tao po na cake lang ang kinakain ay lagi po siyang may pagkain. Ganun din po ang rice bug na kung sa ating palayan ay hindi po tayo magsasabay-sabay ng pagtatanim at lagi pong may bunga ang palay, lagi rin pong may makakain ang rice bug. Ano po ba ang ginagawa ng rice bug? Ito po ay sinisipsip niya yung bunga ng palay mula po sa pagbulaklak pa lamang hanggang sa paglalaman po ng palay. At yung kanya pong pagsipsip ay nagiging dahilan para maging pipis o kaya po may mantsa o may dumi yung bunga ng palay. Base po sa napakinggan namin ay parang nakakabahala po yung mga damage ng ating mga insekto po na nabanggit. Gaano po ba kalaki ang magiging pinsala sa ating palayan kapag umatake na ang stem borer, green leaf hopper, brown plant hopper, rice black bug at maging ang rice bug sa ating palayan? Tama po na nakababahala nga po itong mga pests na ito dahil sa ating pong termino, ito po yung mga tinatawag nating major insect pest of rice. Ito po yung nakakagawa ng malaking pinsala. Unahin po natin yung stem borer. Ang stem borer po, kaya po nitong bumawas ng mahigit 50% o mas higit pa na aanihin sa palayan, lalo na po pagka ito po ay umatake sa panahon po ng nagbubunga na o yung kung ang kanyang maging damage ay yung tinatawag na whitehead. Ang green leaf hopper naman ay hindi lang isang farmer ang dapat mag-alala dahil ang kanyang tungro na inililipat kaya niya maapektuhan ay isang buong pamayanan. Ganun din po yung brown plant hopper. Kung ito ay umatake, maluwang din. At saka pagka ito ay nakagawa ng
ito ay nakagawa ng hopper burn, halos wala ka nang aanihin. Ganon din po yung rice black bug. Region, probinsya kung ito po ay makaapekto. At ang rice bug din naman po, kung kailan may bunga na, nakikita na nung farmer yung bunga, ay nababawasan pa ng malaki dahil pipis yung kanyang aanihin, at kung hindi man mapipis ay mababa naman ang kalidad dahil may mantsa ang bunga. Medyo nakakabahala nga po sa ganyang sitwasyon kung ang mga peste po na yan ay pababayaan po natin. So paano po natin maiiwasan o kaya naman mababawasan man lang ang mga pesteng ito sa ating palayan? Tama ka dyan sa sinabi mo. So nakababahala nga sila, sinabi ko nakababahala sila. Pero ang dapat nating tandaan, sila po ay maiiwasan at yung kanila pong damage ay kaya pong bawasan. Unahin po natin yung mga general na paraan o lahat ay masasakop muna lahat ng peste. Sa umpisa pa lang ng ating pagtatanim, gumamit na tayo ng mga variety na may matibay na resistensya laban po sa mga peste na ito. Stem borer, green leaf hopper, brown plant hopper, rice bug, at saka rice black bug. Ngayon po, pag gumamit na tayo ng maresistensyang variety, sabayan po natin to ng tamang pagtatanim. Paano pa tayo tamang pagtatanim? Ang ibig ko po sabihin ay sumabay po tayo dun sa ating mga kalapit bukid. Ang mahalaga po dito, pagka po sabay-sabay tayo magtatanim at aatake ang alinman po sa mga pesting ito, hindi po tayo mapupuruhan. O kaya po wala po sa ating mga kalapit bukid ang mananatili o mas malaki yung kanyang magiging pinsala dahil sabay-sabay po tayo nagtanim. Ang ibig pong sabihin nito, mas malawang po yung lugar na kakainan at hindi lamang dun sa ating bukid. And then, tingnan din po natin yung tamang pag-aabono. Paano ba yung tamang pag-aabono? Ang palay po natin, ang tanim po natin palay, mentres po nilalagyan natin yan ng pataba, gumaganda, tataas po ang ani natin. Tama. Subalit, mayroon din po yan tinatawag na threshold o yung hanggang doon lang, kahit dagdagan mo pa ng maraming pataba yan, ganito lang yung kanyang aanihin. Pero, yung sobra nating ilalagay na pataba, ang magiging sanhi naman po ito ng paglambot at sobrang pagberde ng ating palay. At ito po ay nakakaakit sa mga peste na ito. Sabi ko nga po, mga nakababahalang peste na ito. At pag tinamaan yung ating palay, malambot, madali po silang masira. So, yun po yung mga general na paraan. Tingnan naman po natin kung iisa-isahin natin. Ang stem borer po, pagka po ang ating palayan ay bata pa lamang at ito ay umatake at nakapagdulot po ng tinatawag na dead heart. Yung pong ating palayan, halimbawa may namatay na tillers, yung ating pong palay ay makaka-recover po yan sa sira po ng stem borer. Wala pong dapat uling ikabahala. Ngayon, sunod po natin yung stem borer atake po. Pagka naman po ang palay ay may bunga na. At ang palay po natin ay makakapagdulot na po ng tinatawag na whitehead. Ang gagawin po natin, titingnan po natin kung yung po bang buwan ng ating pagtatanim ay nakatama rin yung ating pag-ani o yung pagbubunga ng ating palay ay nakatama din ba sa regular na pagdami ng stem borer sa ating palayan. So ngayon, kung halimbawa may stem borer na, titingnan po natin ay kung kailan lalabas yung paru-paro. Makikita po natin to sa ating ilawan, sa ating mga ilaw sa poste, at ganoon din po sa bukid. Huwag muna po tayong mabahala pag nakita natin yung mga paru-paro. Ngayon, tingnan natin kung mangingitlog na sila sa ating palayan. Dapat, isa yan sa dapat nating kilalanin. Kasi sabi ko nga kanina, ang stem borer ay isa sa mga nakababahalang peste ng palay. So, kilalanin natin dapat yung itlog. Ngayon, yung itlog po na yon, kunin natin, kumuha tayo ng sample. Ilagay natin sa garapon o sa bote, ilagay natin ng takip. Intayin natin kung kailan mapipisa. Dito na po papasok kung ang mapipisa po dito
ay yung uod ng stem borer o yung tinatawag po natin mga parasitoid. Yung mga parasitoid po, ito po yung pumapatay sa uod ng stem borer. So titignan natin kung ano yung mas marami, kung yung uod ba o yung parasitoid. Pag nagkataon na mas marami po yung uod ng stem borer at tayo gagamit ng kemikal, dapat po gawin na natin ang pag-spray sa loob lamang ng 3 araw. Bakit 3 araw lang po? Kasi po yung uod ng stem borer, pagkapisa po nito, mayroon po siyang 3 araw bago pumasok sa suwi ng palay. Pag nakapasok na siya sa suwi ng palay o doon sa tiller, nandoon na siya sa loob, kahit po bombahin natin sila ng pamatay peste, hindi na po natin sila mapapatay. So, ang sinasabi ko po dito, meron po tayong option. Pagka tayo ay kumolekta ng itlog ng stem borer, malalaan natin kung kailangan ba natin ng kemikal o kung kailan tayo mag-i-spray. So, yun po yung una. Sumunod po ang green leaf hopper. Ang sabi ko kanina, ang pagsipsip nito ng katas ng palay ay hindi mahalaga. Subalit po, pagka may tunggro sa paligid, iyon po, nagiging mahalaga ang green leaf hopper. Kung pagbabatayan po natin ang paggamit ng kemikal, kung may green leaf hopper at walang tunggro, hindi gagamit ng kemikal. Pagka naman po may green leaf hopper at mayroong tunggro, obligado pong gumamit ng kemikal. O, yun po yung ating mga tatandaan. Isunod po natin ang brown plant hopper. Ang brown plant hopper po dapat ay hindi po natin ginagamitan ng kemikal dahil isa po ang brown plant hopper sa peste na kaya pong kontrolin ng mga kaibigan nating insekto. Kung minsan nga po, mas nakakasama pa yung paggamit natin ng kemikal at nakapagpaparami pa ng mga brown plant hopper. Then, isunod po natin ang rice black bag. Ang rice black bag po ay ganun din ang kanyang ginagawa. Sumisipsip nga po siya ng katas ng palay. Subalit, mayroon din po siyang panahon kung kailan po siya dumadami. Una po natin iiwasan, halimbawa, alam natin na sa ganitong buwan ay tataas ang bilang ng mga rice black bag. Dapat po, sa buwan na ito, naka-6 na tayo. Hindi po makakaila sa atin kung kailan madami ang rice black bag. Dahil ito po ay lumilipad kapag po kabilugan ng buwan. So alam natin kung kailan sila madami. Isunod po natin ang rice bug, yung birthday insect pest. So ang pinakamahalaga po dito ay may iisang panahon lamang na may bunga ang ating palayan sa ating pamayanan. Pagka po tayo ay nagsalit-salit, halimbawa, nagtanim si Pedro, sa susunod na buwan naman si Juan, sa susunod na buwan ay si sino pa, yung isa ko pang kumpare, ang mangyayari po nun, 3 buwan din po na available ang pagkain. At ang rice bag po ay dadami at dadami sa ating lugar. So ang pinakapangunahing lunas po para sa rice bag ay sabay na sabay na pagtatanim, para po may panahon na wala po silang makain sa ating lugar. Ayan, so hindi lang po pala kemikal ang kailangan para makontrol po ang mga peste sa ating palayan. At nabanggit nga po ni Sir Leo ay dapat gumamit tayo ng matibay na variety at sabayang pagtatanim ay sapat na para may paunang pag-iwas tayo sa mga peste. Sakali naman po na nasa palayan na natin ang mga pesteng ito, ano po ang mabuting gawin ng mga magsasaka? Okay, ang tanong po natin ngayon ay kung sakali namang nandoon na sa atin ang palayan ang mga pesteng ito, ano po ba ang mabuti nating gawin? So unang-una, relax muna tayo. Chill lang muna po tayo. Tapos, tingnan natin ano ba yung peste. Identify kung ano yung peste. Then, tingnan natin yung bang ating variety. Maresistensya dun sa ating maresistensya laban dito sa pesteng ito. Kung maresistensya, okay lang. Check. Chill pa ulit. Pagka naman po hindi, tingnan natin kung ito ba ay dadami yung populasyon ng peste. Tingnan po natin ano. Kung ang ating peste na mayroon sa ating palayan ay yung tinatawag na rice bug, alam po natin na ito'y sumisipsip ng bunga ng palay. Tapos ang ating palayan ay nasa tillering stage pa lang, walang bunga. So bakit po tayo mag-alala? Hayaan lang po natin sila. Ganun din po sa ibang peste, pagka alam po natin na hindi nila kayang sirain yung ating palayan, ay mag-relax lang din po tayo. Tapos, ano pa yung nabanggit ko kanina?
Pagka po ang ating palayan ay may peste na, tingnan po natin yung ating paglalagay ng pataba. Huwag po tayong maglagay ng sobrang pataba. Kung kailangan po ng pataba ng palay, ilagay po natin ng tatlong beses o split natin ng tatlong beses para mabigyan ng panahon yung palay na magamit ng tama yung pataba o yung abono na inilagay natin. Huwag biglaan para hindi sila maging maberde, malambot at maging kaakit-akit sa mga peste. At kung ang peste naman na po na ating sinusubaybayan ay patuloy na dumadami, maaari naman po tayong gumamit ng kemikal. Pero tandaan po natin, ang paggamit po ng kemikal ay huling paraan na lang. At ano po yung ating mga panuntunan o yung mga dapat sundin sa paggamit ng kemikal? Una po, alam natin kung ano yung peste na target natin. Pangalawa, alamin natin kung ano yung pesticide na ating gagamitin. At pangatlo, alam natin kung kailan gagamitin at kung nasaan yung peste na ating i-spray. Pero wag po natin kalilimutan, ito po dapat ay huling paraan na lamang. O nagawa na natin yung lahat ng paraan para maiwasan at mabawasan yung sira ng peste, pero dumadami pa rin sila, tsaka lang po tayo gumamit ng kemikal. Ayan, napakarami po naming natutunan sa pamamahala ng peste sa palayan. So hindi po pala tayo dapat mabahala kung nandyan po mga peste sa palayan. Sir Leo, baka may dagdag mensahe pa po kayo sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating kababayang magsasaka. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, isummarize ko lang po yung ating mga pinag-usapan. Ang mga pesteng stem borer, green leaf hopper, brown plant hopper, rice black bug at rice bug ay ang mga major insect pest ng rice. Sila po ay talagang nakakapinsala sa ating palayan. Subalit, hindi po tayo dapat mag-alala. Iwasan po natin sila sa pamamagitan ng paggamit ng maresistensyang variety. Iwasan po natin yung mga buwan kung kailan sila tumatama o dumadami sa ating lugar. At makipagsabayan din po sa tayo ng pagtatanim sa ating mga kapwa magsasaka. Kung nasa palayan na natin sila, tulungan naman natin yung ating palay. Huwag po tayo agad gumamit ng pesticide para dumami yung ating mga kaibigan insekto. I-regulate po natin ang paggamit ng fertilizer para ang ating palay ay hindi maging malambot at kaakit-akit sa mga peste. At kung wala po tayong magagawa o na nangangailangan na po gumamit ng chemical, gumamit lang po tayo. At mag-ingat po at dapat alam natin kung paano ang paggamit ng chemical. Yun lang po at maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Huwag nang hintayin pang salakayin ng pesteng insekto ang palayan. Checking matibay sa pesteng insekto at sakit sa inyong lugar ang pipiliing variety ng palay. Siguraduhing magpalit ng variety tuwing ikadalawa hanggang ikaapat na taniman. Makipagsabayan din ang pagtatanim sa mga kalapit na palayan. Iwasan ang sobrang maaga o huling pagtatanim kaysa sa karamihan. Bigyan din ng 30 araw man lamang na pahinga ang lupa pagkatapos mag-ani bago muling tamnan. Hayaan din nating dumami ang mga kaibigang organismo sa palayan tulad ng tutubing karayom, putakte, gagamba at marami pang iba. Sila kasi ang makikipaglaban sa mga pesteng insekto na yan. Biological control ang tawag dito ng mga dalubhasa. Huwag ispray agad ang solusyon. Maaari kasing madamay na mamatay ang mga kakampi insekto sa palayan. Huwag din po nating kalimutang libutin sa tuwi-tuwi na ang ating palayan nang maagapan ng mga potensyal na problema dulot ng mga peste. Palay aralan. Okay, napakabilis ng oras. Maraming salamat mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at pagtutok sa sunod pong episode. Pag-uusapan naman natin ang tungkol sa financial management, financial literacy at farm plan and budget at ang tungkol naman sa abonong SWAC. Ito ay tatalakayin kasama ang aming Development Management Officer 2 na si Justin Rose Tubig. So ito po ang inyong likod, Kuya Chan, na nagsasabing sabay-sabay tayo tungo sa
masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Marahay na aga Bicolandia, mayad na aga Catanduanes. Diyos mabalos. Oh, ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon, kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.